Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Tita Ami. Maayong buntag po sa inyong lahat, sa mga nanonood po sa ating Facebook live streaming at naimbag nga bigat yung amin nga aming Ilocano. Sa mga Ilocano po, pwede bang sumigaw ng yeah? Ba, dalawa lang kaming Ilocano. Siguro mga Espanyol yung mga nandito. Sa mga taga Bisaya, sumigaw ng Igson. Oh, marami mga. Ayun pala si Ate Rosal, mga taga Ilocano, hindi sumigaw ng yeah. Mga Ilocano yan. Mga taga Tarlac. Nasanay po akong batiin buong Pilipinas sa aking Facebook Live. Sino po nakaka-attend ng Facebook Live? Amen. Praise God. Sino yan? Si Kuya Ledo, James Ledo. Araw-araw yan. No? Anyway, bago tayo mawala sa usapan po natin ngayon, welcome home po sa inyong lahat. Pakisabi nga po sa katabi mo, welcome home. If this is your first time, sabi mo, welcome home. Amen. Welcome home din po sa inyong mga nanonood sa live streaming. And ako po ay ipag-pray nyo po sa mga oras na ito at kinakabahan po sa aking ipipreach. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kayo po ba ay natutuwa na nasa church po ngayong umaga? Amen. Ito po ang bago, bibigyan ko na kayo kaagad ng misyon bago pa tayo matapos, no? This week po, pag-uwi nyo, pag naipaskel na po yung ating bulletin online registration. At ikaw na nakapag-register, kayo po bang nag-register o yung mga anak nyo? No? Magagaling yung mga anak nyo talaga. No? At may idea na po kayo kung paano gawin ito. At kung may kakilala ka, kamag-anak ka na hindi alam paano gawin, pwede mo ba i-share sa kanya, kapatid, ganito ang gagawin mo. Puntahan mo lang. Basta ituro mo na. Kasi kayo na nandito, alam nyo na kung paano mag-register. Amen po ba? Amen? Andiyan pa ba? Amen, amen. Ngayon, kung alam nyo na, pakishare naman po sa mga hindi pa marunong at pakibalita po sa kanila. And we are praying by March 1, I don't know, hindi pa ako sigurado sa sasabi. March 1 po ba? May nagsasabi po ng March 10, may nagsasabi ng March 1, no? Pero hopefully March 1, level 1 na po tayo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At hari nawa, pag level 1 na, all in na po, no? All in na dito. Bata, matanda, may ipin o wala, no? Ano pa? Pwede na po, no? May buhok, sabihin ko sana, andun si Kuya Arman eh. Baka may stumble, hindi na mag-church. Bagay, may buhok pa naman si Kuya Arman. Kuya Arman, good morning, na-miss kita. Kahit nandiyan ka, alam ko ikaw yan, no? Sa ganun pa lang ng tuhod, alam ko si Kuya Arman yan. Malamang andyan din si Ate Divina. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating online live streaming worship service. Sa mga nanonood po sa inyo, welcome home din po kayo. And I pray na nakahanda na po yung mga Biblia nyo. And whenever there's a way, there's a chance to respond, pakipindot lang po yung heart, like, whatever. Sumigaw ka ng amen sa kwarto mo, sa bahay mo. Amen? Hallelujah. At yung mga narito, isang masigabong palakpak nga po para sa Panginoon. Hallelujah. 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 Ang dami po nangyari ngayon, no? Sino bang ang dami nangyari. May kinakasal, may nanganganak, mayroong may gera, may lindo. Lahat na, name it, nangyayari na po ngayon no? Dito sa mga taon na ito, no? And gusto ko lang pong batiin. Okay lang po ba? This is parang privilege ko na po, no? Batiin ko po, nanonood po yung aking ate na meron siyang bagong apo. Kanina lang pong 6:30 ng anak yung anak niya. No? May bagong apo na naman po ako. Congratulations po, ng anak na yung aking pamangkin. Yan, hallelujah. Mabuti ang Diyos. Amen? Amen po ba? Ang sarap sana tanungin, sino dito ang nagka-COVID na? Taas ang kamay. Alam nyo, mawawala na sa usapan yan. At hari nawa, nandito pa rin ho tayo, nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Amen. Alright, tayo po ay nagpapatuloy. If this is your first time, tayo po ay nag-uusap for how many weeks already sa ating pong serye na tinawag po nating Walk With Me, no? Or Walk With God. Ito po ay serye po ni Pastor Joseph na aking pong sinusundan at tinatranslate ko na po sa kakayahan ko na ma-translate sa Tagalog para mas lalo po nating maunawaan.
at ipag-pray niyo po ako na maihatid ko po sa inyo ito ng malinaw sa malinaw na pamamaraan. At tinapos na po natin yung unang limang serye, nagsimula ulit tayo ng panibagong serye na ang ating title po ay Alituntunin sa Tahanan ng Diyos. No? Hindi pa yan ang title natin. Pero yan yung series natin ngayon, In the Book of Deuteronomy. Eh, yan po ay nasa Old Testament, kung hindi nyo po namamalayan. No? Hindi pa po nililipat sa New Testament yan, na nasa Old Testament po yan. No? Nasa Old Testament po yan. At ito po ang ating pinag-aaralan ngayon, Alituntunin sa Tahanan ng Diyos. No? Sa English po kay Pastor Joseph, my house, my rules. Kumbaga, kung ito ay tahanan ng Diyos, ang masusunod ay ang utos, ang rules po ng Diyos. Amen? Just like sa iyong tahanan, dahil bahay mo yon, may mga certain rules ka na ikaw ang nagtalaga, ikaw ang nagbuo, ikaw ang naglagay at kailangan masunod. Ganon din po ang Panginoon, kaya itinuturo po sa atin ito dahil this is the house of the Lord. Amen? This is the church of God. Tayo po ang simbahan ng Panginoon. Amen? Hindi po yung building, no? Pero tayo po ang simbahan. Yung katabi mo, kayo po, tayong lahat ang simbahan. Amen po ba? So, nagpapatuloy ang ating aralin, no? At tunghayan po natin ang kahalagaan, no? Mag-iingat po ako sa tema na ito kasi for the longest time, ito po ang isang tema na I'll speak for myself, no? Na napakahirap ituro sa mga miyembro ng church kasi pag nagkamali ka ng tono, it may sound like this is about the pastor. Kung naintindihan niyo po, no? Yun nga po yung ating subtitle. Alituntunin sa Tahanan ng Diyos ang iyong ikapo at alay. I haven't really preached on this topic, no? Simula nung ako ay nagpapastor dahil sa tingin ko hindi ko po kayang i-explain sa inyo ng buo kasi po meron pong mga napapabalita, no, na may mga ibang tao na hindi po naniniwala na sa ikapo o sa pag-alay, no? May mga tao naman po, mga kapatiran, na nagbibigay pa rin ng kanilang ikapo at alay. So, tunghayan po natin ang kahalagahan kung ikaw ay naniniwala o hindi, no? Ang kahalagahan ng iyong ikapo at ng iyong alay sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Amen? Are you ready? Handa na po ba kayo? Can I hear an amen? Dapat para maganda, no, palakas na yung amen habang pinipitch ko to, no? Ibig sabihin, naiintindihan niyo yung sinasabi ko, no? So, ano po ba ang ikapo? Ang ikapo ay isang maselan na usapin sa mga Kristiyano. Bakit po? Dahil may kinalaman po ito sa pera, no? Unang-una, pera, ang sabi ng marami, ang siyang pinakamalapit sa puso ng isang tao. Dahil pag pinag-usapan ng pera, nawawala ang respeto, nawawala ang kamag-anak, nawawala ang kaibigan pagdating na po sa pera, no? Sabi nila, money is the root of mali po. Huwag ho kayong maniniwala doon na money is the root of evil, no? Ang totoo po talaga is the love of money. 'Yun ang evil, no? Pero yung money is not evil itself, no? In fact, it is a blessing, no? So bago tayo mapalayo, let me just remind you, money is not evil, but the love of money is evil. Amen po ba? Amen. Andiyan pa ba kayo? Dapat papalakas ng papalakas yung palakpak po natin. Amen? Amen. Yun. Hindi naman kayo kailangan pumalakpo doon. Si Alvin, parang nahuhuli. Ano ba? Ito, si Tita Agnes, grabe talaga, mahal na mahal ako niya, automatic yan. Basta ano, papa. Amen, amen. Ang ikapo ay isang maselan po. Kaya po, hanggat maaari gusto kong medyo luwag-lugan ng konti para hindi naman kayo maba, parang gusto nyo nang umuwi. Alam mo yon, grabe pera pala pag-uusapan. Alam nyo po ba na ang pera ay pinag-uusapan din po sa Biblia? Amen po ba? No? Kaya ngayong araw na ito, yun ang pag-uusapan natin. Sino dito ang interesado sa ating pag-uusapan ngayong umaga? Interesado ka ba? Bakit? Kasi para sa iyo ito, no? Although it may sound like
para kay Lord or para sa pastor. Hindi. But this really, at the end of the day, this is for you. This is for me. So tignan po natin. No? Dahil ito po ay pinagtatalunan kung ito ay malina. Ano, sabi doon, ang ika po ay isang maselan na usapin sa mga Kristiyano at ito ay hindi dapat. Sabi niya po, hindi dapat. Hindi dapat pinagtatalunan kung ito ay malinaw na nauunawaan ng lahat, no? Gusto ko na kayong bigyan ng ano ng heads up, no? Na ang ikapo at alay ay wala pong kinalaman ito. Sana tama 'yung sasabihin ko, no? Wala pong kinalaman ito sa ikaliligtas mo. Tama po ba? Pero may kinalaman ito sa kaligtasan mo. Naintindihan niyo po ba 'yung sinabi ko? Kaya yung iba sa inyo, magta-tights para maligtas. Hindi po, no? Ligtas ka na, kaya ka nakakapag-tights. Tama po ba? Amen? Malinaw po ba yun? So, may mga nagsasabi na hindi na dapat mag-iika po ang mga Kristiyano. Meron din pong nagsasabi na kailangang mag-iika po ang mga Kristiyano, no? Dahil hindi na raw po ito inuutos sa New Testament. Well, tignan po natin kung hindi na po ito inuutos sa New Testament, no? Ang iba naman ay naniniwala pa rin na ito ay dapat na ginagawa pa rin ng bawat isa po sa atin. Amen? At kung tayo ay mag-iika po pa rin, yan, ito na ngayon. So, kung ikaw ay mag-iika po, kung ikaw ay magta-tides, no? Itong araw na ito, pag-uusapan lang po natin yung unang bahagi, ang iyong ika po. Yan. Yung alay, next week na po siguro yan. Pero ngayon muna, ang pag-uusapan natin is yung tights mo, yung ikapo mo. So, may mga nagsasabi na hindi na dapat, pero may magsabi rin na dapat gawin pa rin natin. At kung tayo po ay mag-iikapo pa rin, ano ang kanyang kahulugan? No? Mahalaga kasi na sa bawat ginagawa natin, alam natin kung anong purpose. No? Hindi lang, automatic, magbibigay ako. No? Nawala yung motibo, nawala yung purpose. No? Ano? O kaya yung iba, hindi ako magbibigay. Bakit? Wala lang, ayoko lang, no? Walang purpose, walang motibo, no? So, kung ano, at kung tayo ay mag-iika po, ano ang kanyang kahulugan? Ito ang titingnan natin, tatlong bagay, at ano ang kanyang layunin, purpose, at paano natin ito gagawin ng tama. Maaring ang lahat sa inyo ay nagbibigay na po ng kanilang ika po, pero hindi tama ang pamamaraan. Naku, sayang lang, hindi na-counted, no? Pero, titignan po natin kung anong matututunan natin ngayong umaga. Amen? Handa na po ba kayo? Ang mensaheng ito ay sasagot sa tatlong katanungan. Unang-una, kailangan ba tayong mag-ika po? Francis, kailangan ba? No? Bago mo sagutin yan, pakinggan mo muna yung sasabihin ko. Ano? Ano ang layunin ng ika po, Kuya Alvin? Ano ang layunin? Paano natin gagawin ito ng tama? Kat, no? Pinangalanan ko na. So, kanya-kanyang question niya. So, bahala kayo kung anong question ang masasagot po natin dito, no? But let me give you the first question, no? Andan na po ba kayo? First question. Dapat ba tayong mag-ikapo? No? And you don't have to answer that now. Let me give to you our verse for this morning at magsisimula po tayo sa Old Testament dahil ito ang magiging basehan, no? Kung meron ho tayong gustong iprueba o gustong i-prove sa isang aralin po sa Bible, maganda po na umpisahan mo kung saan ang original, saan unang nanggaling. Kasi po, yung mga New Testament na nababasa po natin, ang basihan po talaga niyan is the Old Testament. Amen po? Amen po ba? Magsimula tayo sa Old Testament dahil ito ang magiging basihan ng ating pundasyon ng New Testament. So basahin po natin, if you have your Bibles with you, and we are going to post it, makikita po ng mga congregation po natin sa ating Facebook live streaming, Deuteronomy chapter 14, at dito po tayo magsisimula, pag-aaralan po natin ang Deuteronomy chapter 14, verse 22 to 25, and I'm reading it on New King James Version. New King James, ito pong halos pinakamalapit po na pagsalin sa Bible. So, ito po ang sinasabi. Ano yung unang tanong? Dapat ba tayong mag-ikapo? Ayan. Marami na nag-iisip dito. Kailan ba akong huling nag-tides? Nako, yari tayo dito. Ayan. Hindi naman. No? Tithing, hindi namin pinipreach to para i-condemn o konsensya po kayo. But we want to teach you
the right way, because we know that if you do the right way, sabi ko nga, para sa inyo po, para po sa atin ito. Amen? Verse 22, Deuteronomy chapter 14, sabi doon, sabay-sabay nga po natin basahin yung bold letters, bold words, nababasa niyo po ba? 1, 2, 3, go. Ayan, oh, hanggang doon lang. You shall truly tithe. No? Sabi po ng Panginoon, you shall truly tithe all the increase of your grain that the field produces year by year. Hallelujah. Hindi po si pastor ang nagsabi na ito. Ang nagsabi po na ito ay ang Panginoon. And sabi doon, and you shall eat before the Lord your God in the place where He chooses to make His name abide. The tithe of your grain and your new wine and your oil of the firstborn of your herds and your flocks, that you may learn to fear the Lord your God always. Sabi niyo po, always. May mga bagay po na itinuturo ang Diyos sa tithe. Ang tanong na, dapat ho ba tayong mag-tithe? Ang sagot po ay yes. No? Sabi niya, you shall. No? Truly. Yung truly po ay hindi lang yes. Oo, magta-tithes ka. Hindi. Truly means totoo. No? Hindi ako nagbibiro, sabi ng Diyos. You shall truly. Hindi ito parang kung libre ka lang, kung okay lang sa'yo, mag-tithe ka. Kung okay, hindi sa'yo, di, huwag ka mag-tithe. Hindi. Sabi doon, you shall truly tithe at all the increase. Sabi niyo nga po, all. This word all has the concept of bringing the tithes to the Lord. Because we may bring our tithes, pero kung hindi po kompleto, hindi po all, then we're doing it wrongly. Tama po ba? All the increase of your grain that the field produces year by year. Yung sinabi pong year by year, ang sinasabi lang po dito is that you don't only tithe today, this year, this month, this week, but you tithe consistently. Amen? You tithe consistently. And sabi po doon, and the God, and you shall eat before the Lord your God in the place where He chooses. So, there's a way, there's a place where to tithe, no? Kung saan daw po tayo kumakain, no? Kung saan daw po tayo na pinapakain ng salita po ng Diyos, no? Pero with this verse, hindi po 'yun ang halos sinasabi, but what I'm saying is merong proper place where to put our tithe, no? Hindi ito kung saan mo gusto lang magta-tithe ako doon kasi wala silang drums doon, wala silang keyboard. Gusto ko makabili naman sila ng drums, so magta-tithe po. Ang tawag po doon ay offering. Ang magta-tithe po ay kung saan ka itinanim ng Diyos, saan ka nakatira as family of God, no, bilang pamilya ng Words of Life, doon ka magta-tithe. Pero kung ikaw ay bisita po dito sa Words of Life, no, you don't have to give your tithe in this church. But if you are a member of this church, that's why mahalaga po na tayo po ay napapabilang. Because here, tinitingnan ng Diyos yung commitment mo, hindi lang po sa church mo, kunyari, Words of Life, hindi lang po yan, but yung commitment mo dun po sa utos ng Diyos. Kasi nga po ito ay alituntunin sa tahanan ng Panginoon. Ito po ay utos. Hindi po ito utos ng mga pari, hindi po utos ito ng mga pastor. Utos po ng Diyos. Sabi doon, verse 23, in the place where he chooses to make His name abide, the tithe of your grain and your new wine and your oil of the firstborn, your herds and your flocks, that you may, ano po yon? That you may, ito yung purpose, learn to fear the Lord your God always. Hallelujah. God is teaching us to fear Him. God is teaching us to have a good management. Actually, this is a good lesson in management. Yung tithing, it speaks of accounting, speaks of the right budgeting, you know? And ito nakakatuwa kasi pag sinabi mong ika po, no, diyan po, kung di ako nagkakamali, ay diyan po nanggaling yung salitang sampu, no? Ika po, sampu. Ibig sabihin, 10%. No? Yan po yung sinasabi po doon. The tenth of your whole
lahat ng iyong kinita, 10%, no? That's the tithe, no? And what God is sharing, what God is showing us in this in this text is that He wants the 10th, not the 90, no? Para mapagkatiwalaan kanya ng 90, you must be faithful with the 10, no? And this, tinitingnan niya dito yung trustworthiness mo, no? Na ikaw ay mapagkakatiwalaan ng 90, no? Na ibibigay mo. Alam niyo po ba na tuwing merong kang kita, merong kang, I'm going ahead of myself, pero okay lang yun, tinitingnan ng Diyos, alam mo kung anong tinitingnan niya? Hindi yung 90, ang tinitingnan niya yung 10%. Ano ang gagawin mo sa 10%? No? Ito po ba ay dadalhin mo sa Diyos? No? O hindi? No? Pag hindi ka magta-tithe, anong mangyayari doon? Ano pong tawag doon? Later on babasahin po natin. Verse 24, but if the journey is too long for you, sabi doon, this is how we do it, no? Because in the early days, no, wala pong mga grab taxi noon, wala pong ano, wala tong sakyan, no, merong kariton, may kabayo, ganun. But sabi doon, but if the journey, kasi nga ang mga dadalhin mo when you give your tithes are yung your grain, your new wine, your oil of the firstborn of your herds of and your flocks. Paano kung libo-libo yung mga tupa na inaalagaan mo at lahat yun ay nanganak, no? So lahat ng firstborn nila dadalhin mo ngayon doon sa templo to give your tithes, no? Sabi doon, but if the journey is too long for you, pag masyadong mahaba, no? Yung journey, kasi nga, wala pang masasakyan. Alam nga, nadala mo yung, kung 100 yung nanganak na tupa, 100 na bagong panganak na tupa ang dadali mo, bubuhatin mo ba lahat yun? Napakabigat nun, no? Pero ito yung requirement, sabi doon. But if the journey is too long for us, so that you are not able to carry the tithe, or if the place where the Lord your God chooses to put His name is too far from you, when the Lord your God has blessed you, amen? Amen? When? Hindi sinabing if, no? So it's just a matter of time when the Lord blesses you because He gives us the ability to accumulate, to make wealth, no? Sabi doon, when He blesses you, when the Lord God bless you, then you shall exchange it for money. Take the money in your hand and go to the place which the Lord your God chooses. Very clear, napakalinaw po. And that is why, dito po sa church, we encourage you na ganun din po ang gawin nyo. Kasi, kunyari, si Ate Elma, no? May plantation ng saging. No? Eh di malamang, piling-piling na saging ang nadali nyo dyan, linggo-linggo. Kasi magta-tide siya, no? Bubuhatin ngayon ni Ate Rosal yun, no? Padala doon sa center. Pagdating doon sa center, pahihinugin naman nila ano yan, nila kung sino. At pag nahinog na, ayan, ibibenta na namin para maging cash, no? Ganun po ang gusto. Ang hirap po, no? Napakahirap. Pero year 2022 na po tayo ngayon, may mga pwede na po tayong gawin. I-exchange na po natin sa pera para mas madaling i-liquidate o kaya gastusin or i-transfer sa ano, whatever, naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Amen? Can you say amen? Kung naunawaan niyo yung sinasabi ko, yan. Sabi doon, and then you shall exchange it for money, take the money in your hand, and go to the place which the Lord your God chooses. Amen. Malinaw na ang Panginoon ay seryoso sa ikapu. Hindi siya tumatanggap ng palusot katulad nung kunyari, napakalayo po eh, napakabigat po eh. Paano kung meron kang 1,000,000 na barya? Di ang tithes mo, magkukommute tayo. Ngayon, ilan ang tithes mo sa 1,000,000 na barya? May nagbigay sa'yo, 1,000,000, pero tagbi piso. No? So meron kang 100,000, 10%, 1,000,000, tama ba? 100,000 na tithes, na tagbi piso. Dali mo ngayon sa Teterino yan, sa Sunday. No? Wow! No? Masaya yung church kasi may nag-tithe ng 100,000. Pero yung magbubuhat ang hindi masaya. Di ba? Pero yun po yung tama. Yun po yung tama. Tama po ba? No? Grabe, no? Hindi siya tumatanggap ng palusot. So, lahat ay gagawin naman ng tao para makalusot. Lord, pwede bang ano muna ngayon? 25,000 muna ang dalin ko. Next week na yung 25, buong buwan. No, hindi, mamaya explain ko sa inyo kung bakit hindi talaga, no? Kasi sabi niya, bring the whole tithe. No?
Again, I'm going ahead of myself. Sabi niya, bring. Kung nabasa niyo po yung verse na yun, bring. No? Kaso minsan, pagdating po sa tithes, pag binabasa natin yung Bible, pagdating sa tithes, skip na tayo, doon na tayo sa iba. Ayaw basahin tungkol sa tithes. But you know what? You're missing so much if you don't understand what true, the real meaning, the purpose of tithing and offering, na mi-miss niyo. At gustong-gusto ng kaaway yun because you're missing so much. You're missing a lot from the blessings of God na nakahanda para sa iyo when it comes to tithing. So, hindi siya tumatanggap ng palusot sa pagdala ng ikapo sa tamang lugar. So, we should not shortcut it. Huwag tayong kumuha sa tithe. No? Kunyari, yung tithe mo, 1,000. Tapos, kumita ka 1,000. Ang tithe mo, 100. Nakabenta ng banana cues, Tita Elma, na 10,000 pesos na banana cue. No? Hindi niya pwedeng ipautang yon kay ate. 1,000, yung tithe ko yan, pero utangin mo muna. Hindi pwede. Yun ay nakasilid para sa Panginoon. Amen po ba? Nainuhan niyo po ba yung sinasabi ko? So, wag mong nakawan, no? No? Ninanakawan daw po natin ang Diyos every time we don't bring our tithe, no? Seryoso ang Panginoon. But then again, this has nothing to do with your being, sa iyong kaligtasan, no? Kasi ligtas ka na bago mo pa ito gawin. Amen po ba? Pero may kinalaman ito because you are saved. You are a child of God and you belong to the house of the Lord. My house, my rule, sabi ng Panginoon, alituntunin sa tahanan ng Diyos, kamusta naman ang iyong ikapo. Amen po. Amen. Amen pa ba? May nag-amen pa ba? Amen. Sige, bilisan natin. Okay? Pero seryoso po ang Panginoon. Sabi po sa Malakay chapter 3 verse 8 to 9 NCV version, sabi doon, should a person rob God? Natanong niyo na po ba 'yan? But you are robbing me. You ask, how have we robbed you? Sabi niya, you have robbed me in your offerings and in the tenth of your crops. So a curse is on you. Because the whole nation has robbed me. Ninanakawan daw natin ang Diyos sa ating mga alay at ikapo, no? Doon daw tayo, sabi ng Panginoon, ninakawan mo ako kasi dahil sa alay at ikapo nung hindi mo ito dinala, no? Sa hindi pagdadala ng iyong ikapo ay tinuturing na pagnanakaw sa Diyos. Yung word pa lang na pagnanakaw, ang sakit na sa tenga, eh. Di ba? Mahatim mo ba na ninakawan mo ang Diyos? Paano mo ninakawan ang Diyos? Eh, ang Diyos ang may-ari sa lahat. Amen? Maski yung 100 pesos na kinita mo, sa Diyos yan. Amen po ma? Ang hinihingi niya lang ay yung 10 piso sa 100. Bakit niya ito hinihingi? Kasi nagkukulang na po ng ginto sa langit. Kailangan niya mag-ipon ng 10 piso niyo sa mga kinita. Ganun ba yun? Hindi. Hindi naman dahil sa kailangan niya yung pera mo. Kailangan niya ba yung pera mo sa tingin mo? Hindi po. He doesn't need your money. He wants to see your heart. Gusto niya makita yung pagsunod mo. No? Later on, malalaman natin saan napunta yung 10 piso mo. No? Baka naman binulsa ni pastor. No? Ayun ay dahilan ng mga maraming hindi nagtatides. No? I'm sorry. Kasi ang isip po nila ay ibinubuhulsa po ni Pastor Arnold. No? Amen. O kaya ni Ate Rosal dahil siya ay nagbibilang. No? Hindi po. Hindi po. So, gusto kong sabihin po sa inyo na sabi po doon sa verse, a curse. So, a curse is on you. Seryoso po ba yun? Yes. Seryoso. Pero, let me remind you, hindi po si God ang nag-curse sa iyo. Yung hindi mo pagsunod na hindi pagbibigay ng alay at ikapo ay may kakambal po na curse. Pero hindi si God Himself ang nag-curse sa iyo. He will never curse you. No? Sa panahon natin, God will never curse you anymore because of what Jesus did on the cross. Yes, we are now in the New Testament. Amen? Pero ang tanong, hanggang sa New Testament po ba sinasabi na tayo po ay mag-iika po, no? Mamaya makikita po natin 'yan. So, kung seryoso ka, you don't want a curse to be on your business,
to be on your wealth. Kasi nga, this is honoring God. Amen? Sabihin nyo nga po, honoring God. Honoring God with our wealth. In the long story short, lahat namang ito, pati yung singsing na suot mo, yung damit na suot mo, lahat po yan bigay ng Diyos sa atin. Amen? And we are to be grateful. And for us to question the 10% is like questioning God, why do you have to get my 10%? No? Mahirap ibigay kung sa tingin mo sa'yo. Amen? Pero kung hindi sa'yo yan, ibibigay mo yan. Amen? And that is why it is very important. So, God is not cursing you, but yung ating pong disobedience will may naka-attach po doon na curse, no? Sabi doon, so a curse is on you because the whole nation has robbed me, no? Hindi isinusumpa ng Diyos ang Israel. Ang pagsuway ang nagdadala nito sa kanila. Amen. Paano naman ang bagong tipan, if you may ask, no? Ang mga tagasunod ba ni Jesus ay kailangan ding mag-ikapo? Yung mga sumusunod kay Jesus ba, kailangan din mag-tithe din? Si Jesus ay dumating sa mundo para tuparin. Sabi niyo nga po, tuparin. To fulfill the law. Tuparin ang batas. Hindi para buwagin. Hindi para burahin ang batas. Para tuparin ang batas. Para ito po ay tuparin at hindi buwagin. Ang hirap Tagalogin. Mas maganda sa English. Pakinggan. Ang Biblia ay libro ng mga, we need to understand this. No? The reason why, many times, no, kasama po ako, hindi natin naintindihan ang pag-iika po. Kasi, ang Biblia po ay libro ng mga Hudyo. Amen? Ito po ay isinulat ng mga Hudyo. At ito po ay una para sa mga Hudyo. At may pag-iisip, nung sinulat ito, may pag-iisip na parang sa mga Hudyo. Kaya wala ho tayong kinalaman. Kultura ho ng Hudyo ito. But then again, ito po ay utos ng Diyos. Hindi lang po para sa mga Hudyo, sa mga panahon nila, hanggang sa mga panahon din po natin. At kung ang usapin, po na ito, nang ika po ay inalis mo sa konteksto ng mga Hudyo, pag inalis mo yung konteksto ng tithing, sa konsepto po ng mga Hudyo, magdudulot ito ng maling interpretasyon, no? O kapaliwanagan na magriresulta ng mga maling paggamit. Kaya nga po, minsan nagtatay tayo, pero mali po yung purpose, mali po yung gamit, no? No? Praise God, nagtatay ka. Pero sa tingin ko, kung itatama mo yung tithe mo, nandun yung blessing, no? Ang tithing po ay hindi sa dami, no? Hindi sa dami ng binibigay mo, kundi dun sa tamang ibinibigay mo. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Mahina na yung amen. Amen. Matthew 23:23, sabi po doon, NLT. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you, Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herd gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. Sabi po ng Panginoon, siya po mismo nagsabi in the New Testament, and this will answer your question, kailangan pa bang mag-ika po ang mga katulad po natin? Sabi po mismo ng Panginoon, sabi niya, you should tithe. Yes! Sabi doon. But do not neglect the more important things. Even Jesus Christ would say, you should tithe. Yes, but do not neglect the more important things. Amen. In Hebrews chapter 7 verse 8, here mortal man receives tithes, but there he receives them of whom it is witness that he lives. This will answer your question, sino ang tumatanggap ng tithe? Nang yung ika po, saan napupunta? Yun naman ang reason, di po ma? Masama po bang tanungin? Hindi naman. Dahil kailangan malaman ninyo kung saan napupunta. Amen. Baka naman, bili na lang ng bili ng bahay si Pastor Arnold. Tatlo na yung bahay niya, hindi nyo nalalaman, no? O kaya, 50 na yung sakyan niya. Dahil, yung pala, ibinubulsa niya yung pasampu-sampung pisong tithe ni Ate Elma galing sa kanyang pagbababa na anak yun. No? Hindi po. No? Sabi doon, here, mortal men receive tithes. Dito raw po sa lupa, ang tumatanggap po niyan ay sino? Kami po, ang yung mga pastor. Sila Ate Rosal, no?
No? Minsan tumutulong sila Ate Doinks and Ate Dory sa pagbibilang, pero kami po sa staff, sa mga pastoral, yung mga missionaries po natin na nasa payroll po natin, ang tumatanggap po ng inyong mga ika po ay yung mga aircon na natatamasa niyo po, yung mga air freshener yan. Hindi po namin basta hiningi lang po yan. Galing po sa mga tithes niyo po yan. Yung ilaw, iinupuan mo. No, may bayad yan, pero binayaran na ng Words of Life Church, tayo po yon. Galing po dyan sa ika po mo. No? Yung pinamigay po nating pambili ng gamot, nung mga nanghihingi po ng pambili ng gamot, galing po sa ating tithes po yan. Yung pang-tuition po ng anak ko, galing rin po sa tithes nyo? Amen. Amen po ba? Yung pang-gasolino ko, galing sa tithes yan ni ano? Parang tax nyo yan eh. No? Parang ganun, di ba? Doon po na pupunta, pang-renta po dito sa Tetrino. No? O kaya nag-iipon po tayo ng, magkaroon po tayo ng sarili nating building. Can I hear an amen? Amen? Para later on, lahat ng inyong tithe, makikita nyo po, nandun po lahat. No? Kanya-kanya po kayong hollow blocks po doon. Kayo po ang nagtayo noon. Amen po ba? Doon po na pupunta ang mga tithes nyo. Yung mga pangmeryenda namin sa music team minsan, pag nagpapamerienda yung church, galing po yung kay Carlo. No? Pag nililibre kami ni Carlo. Pero doon po na pupunta. Amen? Kaya huwag po tayong magtataka. Here, mortal man receives tithes. Pero naisip niyo po, edi, anong tinanggap ni Lord sa langit? No? Meron po bang bank account si Lord? Sino nakakalam na ba? Meron po ba siyang GCash? Pag alam niyo po yung GCash, dediretso ko na po yung tithe ko sa kanya. No? Meron po ba? Wala po siya. No? No? Kaya, but there, sabi doon, he receives them. Ano yung nireceive niya? Eh wala na, nireceive na po natin. No? Nireceive na po natin sa Words of Life. Nakuha na po ng Words of Life, ginamit na po sa mission, Ano pong na-receive niya? What God receives in heaven is the honor. Sabi niyo po, honor. Ano po sa Tagalog ang honor? Yung kadakilaan, ang pagdadakila ay tinanggap na ng Diyos. So, tithes has something to do with honoring God. No? He doesn't need your 10%. He doesn't need, but yung 10% po na yun, hindi po atin, no? Take note, the 10% is not yours. Amen? It is God's. Kaya pag kinuha mo yun, pag nanakaw ang tawag po ron, and there's a curse para po doon. Pero dahil nga, tinatanggap ng Diyos ang ating, yung honor, as we honor God, no? As we honor Him with our tithes, no? Grabe naman po yung blessing na nakahanda para po sa atin. Amen po ba? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Are you still there? No? Bilisan po natin. Ang libro ng Hebrews ay isinulat noong 63 AD hanggang early 64 AD. Ang salitang receive ay isinulat sa pangkasalukuyan o katotohanan at tuloy-tuloy na paggamit sa Tagalog. Pag sinabi mong tinanggap or receive, ito po ay pangkasalukuyan, tuloy-tuloy, no? Yun po yung idea po dyan. And God receives your tithe continuous, no? Consistently. Kaya malinaw kahit sa New Testament na tayo ay narapat po na mag-ikapo. Amen? Maaring may kadahilanan kung kaya hindi nagbibigay ang ikapo ang isang tao. Marahil siya ay nakatanggap ng maling aralin o maling turo o ayaw niya lang mag-ikapo. No? So pag gaganon, wala na po kaming magagawa doon. Sabi ng Panginoon, you are robbing me. But there's this preacher who said na when God said you are robbing him, it's not that you are robbing him something na ninakaw mo, no? But you know what? You are robbing him from the blessings that is supposed to be for you. Because kung itutuloy niyo po yung Malachi 3:10, sabi po doon, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. You are robbing me, sabi ng Panginoon, kasi ibibless sana kita. Kaso, hindi ka nag-ikapo, paano kita mabibless? Kasi nga, assignment nyo yan, basahin nyo yung chapter 3, verse 10, hanggang sa dulo nun, no?
I will curse the devourer, sabi doon, no? Kung di ako nagkakamali. Eh, hindi ka nag-ika po. So sabi doon, you are robbing God from the blessings He has for you. That's why sabi ko nga sa inyo kaninang una, this is not just for the Lord. Ginagawa niya to, hindi lang dahil gusto niya o pagtripan tayo o dahil trip niya lang, no. Ginagawa niya to because He wants to bless us and make sure na yung blessing na tatanggapin po natin ay galing po sa ating pong pagsunod sa Kanya. Can you say amen to that? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po. Hello, mic test. Pangalawa, ano ang layunin ng ika po? Ano ang purpose? Because in everything, we need to know the purpose. We can't just do anything na wala lang. We need to know the purpose. In Deuteronomy chapter 14, verse 27, New King James, sabi naman, you shall not forsake the Levite who is in within your gates, for he has no part for inheritance with you. No? You shall not forsake the Levite who is within your gates. No? Who are these Levites in our days, in our times? No? Ang mga Levita po ay kami pong mga pastor, mga manggagawa po sa church. No? Kami po yung mga Levita. Sabi doon, ang mga Levita ay bumubuo sa tribo na kung saan nanggagaling ang mga priest ng mga tagapangasiwa ng tabernacle o furniture. No? Kaya hindi lang po kami basta kami yung nandito sa stage, no? Kami po yung mga Levita na wala na raw pong mamanahin, kundi umaasa na lang po sila sa ikapo ng mga miyembro sa church, no? Hindi kami pwedeng mag-business. Although ako na alam nyo, may malita akong business. Kaya nga ililipat ko na yung business na yun eh sa asawa ko na lang. Para ako technically walang business, pero yung asawa ko meron. Diba? Pero, di ba? Nakita niyo na ba na nakakita na ba kayo ng pastor, may business na, meron pang insurance, meron pang ganito, ang daming ginagawa kasi kulang yung nanggagaling sa church. Kailangan niyang magkumita pa ng ano. Bakit niya kailangan gawin? Kasi kulang yung nanggagaling. Hindi niya naman pwedeng sisihin yung church. Pero nga kasi si Lord, when you bless the Levites, God, when you bless the church, when you bless the Levites, God will bless you also. Sabi doon, ito ang rason kung kaya hindi mo sila nakikitang nagtatrabaho sa mga lupain o mga kabukiran o kaya gumagawa ng regular na trabaho. No? Kasi sila ay dedicated sa tabernacle, ika nga. No? Ito ay nangangahulugan, wala silang sariling lupain na mamanahin o maipapasa nila sa kanilang mga anak. Nakakalungkot naman yan. Wala pala akong lupa, no? Na may, Lord, paano na po yung mga anak ko? So, bahala na si Lord, no? Bahala na si Lord. Amen, no? Kaya ang Diyos ay seryoso sa pagbibigay ng ikapo sa kadahilanang nice niyang ang mga Levita ay maayos na naaalagaan. So sa tingin ko naman, maayos naman pong naaalagaan ang yung mga pastor dito sa church. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dahil unang-una, mabuti ang Diyos sa mga buhay niyo. At mababait kayong mga membro ng church. Amen? Alam mo, hindi naman talaga natin. Sino yung mga na-membro na ng church for a very long time? Kailan ba natin pinag-usapan for the last, kailan ba natin pinag-usapan ang tithing? No? Siguro 10 years ago. 10 years ago. We never really talk because we are confident that you are aware and you know what tithing is all about and the purpose of it. But then again, at this time, hindi naman sa tayo po ay nangangailangan na mas maraming collection, but we don't want to spare you from the true blessing that will come in your obedience, in your tithing. Gusto naming maranasan niyo po yung blessing po na yon. No? Amen po ba? Amen? Kung kaya, no? Sabi niyo nga po, kung kaya, sa makatuwid, no? Malakay 3:10, sabi po doon, bring to the storehouse a full tenth. No? Hindi po tingnan niyo po doon, bring, hindi sinabing give. Bakit hindi sinabing give? No? Alam niyo yan. Alam mo yan, Francis, bakit hindi sinabing give? No? Kasi, hindi naman sa'yo. Kaya, dalhin mo lang. No? Just bring. Kung sa'yo yan, edi give mo. Sa'yo ba yung 10? Hindi. Yung 10% po ay sa Diyos. Kaya, sabi ng Panginoon, bring the whole tithes to the storehouse. Hindi po storehouses.
Pastor, ang laki nung tithes ko. May nagbigay sa akin ng 100 million. Ang tithes ko po ay 10 million. Napakalaki naman. Ibibigay ko lahat sa Words of Life. Parang ano, hindi ata tama. No? Sa tingin niyo po ba, alin ang mas tama? No? Sabi po doon, bring the whole tithes to the storehouse, a full tent. No? Pwede po kaya na yung 5 million bigay ko doon sa church na yun, yung 2 million bigay ko, yung 1 million. Offering po ang tawag doon. No? After the 10 million, pwede ka magbigay. Gusto mo, tago 1 million pa sa mga ibang church, pwede. Pero unahin mo raw po, bring to the storehouse. Hindi po storehouses. Storehouse, a full tenth, 10% of what you earn, so there will be food in my house. Ang galing nun, isang translation po ng verse po na to. So there will be food, there will be vibrant words that are preached in that house, which the people eat, the word of God. No? Kung wala pong tithe ang mga tao sa church na yon, malamang nag-abroad na yung pastor. Malamang wala na yung pastor doon, nagtinda na lang ng gulay sa palengke. Kasi hindi na siya nakakakain, wala siyang pamasahe pamunta sa church, no? Kaya nga bring the store to the storehouse, no? And then ito po yung gusto ko pong maintindihan niyo. Sabi po doon, and this is the first and the only place wherein sinabi ng Panginoon, test me in this. Ang dami ko na pong narinig na kwento nung ginawa nila ang tithing, grabe yung blessing na pumunta sa kanila. No? Bakit? Kasi unang-una, napagkatiwalaan na sila na hindi sila magnanakaw sa Diyos. Kahit bigyan pa sila ng 100 million, walang kaabog-abog bibigay nila yung 10 million as their tithe. Kasi po, madaling mag-tithe na binigyan si Ate Elma ng 100. Ay, napakabilis. 10 piso, yes. Binigyan ng 1,000. Oh, Jesus, 100, no? Kita mo yung puso ng tao, no? Medyo may angas pa, no? 100, bigay ko yan. Bigyan ka ng 10,000. 1,000, okay. Binigyan ka ng 100,000. 10,000? Ba, laki na na. Ang laki na. 10,000. Di ba? Binigyan ka ng 1 million. 100,000 na to. Bakit? You're now beginning to think that that is yours. It is not yours in the first place. Sa Panginoon po yan. So never, never rob God. Sabi niya, test me in this, says the Lord, all powerful. I will open the windows of heaven for you and pour out all the blessings you need. Amen? Can you say a mighty shout of amen to that? Amen? Nako, mahinang amen. Yung mas malakas na amen, yung nakaunawa, mas malakas na amen. Ulitin ko, I will open. Sino nagsabi? Ang Panginoon, hindi po ako. I will open the windows of heaven for you and pour out all the blessings you need. This is now your time to give praise to the Lord. Mighty shout of praise. Hallelujah. Kapatid, nung pumalakpak ka, hindi ibig sabihin mukhang pera ka. Hindi. Kaya ayaw niyong pumalakpak kasi, ayun ako naman, mukhang pera naman, mapalakpak dahil blessing. Because you think, tingnan mo yung puso ng tao, ha? Because you think that blessing is for you. Nadali ka na naman doon. No? No, that blessing is not just for you. The blessing, God blesses you so that you can be a blessing to the nation, so that the nation would say, grabe naman siya, napaka-bless naman, sabi ng kapitbahay mo. Bakit? Eh, nagtatide siya, nag-iikap po siya. Hindi problema sa kanya yung pera. Pagdating sa pera, hindi pinag-uusapan yan. Bakit? Subok na ang puso niya. Kaya may piso siya o may 1,000 siya, hindi pinag-uusapan yung tithes niya. 10% ibibigay niya sa Lord. Bakit? Hindi siya natatakot mawalan. Amen? Because the Lord is with you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Matatapos na po tayo. Ano ang layunin na ikaw po? Una, upang merong pagkain sa aking tahanan. Yun ang sabi sa verse. Anong tahanan? The temple. Yan. Ito po, the temple. Tayo po, ang tahanan ng Diyos. Ikaw, sa ating panahon ngayon, you are now the temple. No? No? The temple. Sa ngayon, yun ang lokal na simbahan. Kaya, babalik tayo sa Deuteronomy 14:27. You shall not forsake the Levite who is within your gates, for he has no part for nor inheritance with you.
But of course, that's not the only reason why, the only purpose na kailangan tayong mag-ikapo para po sa mga Levites. Hindi lang po iyan, no? Gaano kaseryoso ang Diyos sa pag-aalaga ng mga Levita o mga Levites? Sabi doon, He will bless those who take care of them, no? Amen? Ang hirap i-preach na ito kasi pakabig po sa akin ito eh. Para kung sinasabi sa iyo, Tita Ami, as you bless me, God will bless you. Bakit? Because I am a man of God, no? Pastor Joseph is a man of God, no? Kung Ate Elma ng banana queue araw-araw, God will bless his business. Hindi naman ako kakain ng banana queue araw-araw, but God will bless. Hindi naman ako nagpaparinig para sa iyo 'to, no? Pero ginamit po kasi sa ibang religion yung tema po ng pag-iika po para po sa kanilang benefit, no? Pero pag pinuntan mo yung mga bahay nila, may mga sabungan po sa likod ng if you know what I mean. Ang yayaman nila, no? Pagdating sa likod ng simbahan, mayroong daming manok doon, no? Sabungero pala si ano, Father. Ang hirap naman ng ganun, no? Pero He will bless those who take care of them, no? Amen? And then, lastly, ito na po, matatapos na po tayo. Malachi chapter 3, verse 10 to 12. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina, NCV version. Bring to the storehouse a full tenth of what you earn, so there will be food in my house. Test me in this, says the Lord All-Powerful. I will open the windows of heaven for you and pour out all the blessings. Sabi niya po, all the blessings. All the blessings you need. I will stop the insects so they won't eat your crops. The grapes won't fall from your vines before they are ready to pick, says the Lord All-Powerful. Wala daw makakaroon ng pestilence sa mga business mo, sa ginagawa mo, no? Sa inyong mga pamilya, whatever. All the nations, sabi nga po, all the nations will call you blessed because you will have a pleasant country. Amen? You will have a pleasant country. Philippines is a pleasant country, no? Hindi ho tayo nakasalalay sa politiko para maging pleasant country po ito. Alam niyo po ba na ang bansang Pilipinas nakasalalay yan sa mga Kristiyano kung sila lamang po ay magiging mga Kristiyano. Ang blessing po ng ating... Kaya napaka-crucial na ikaw ay Kristiyano kasi nakasalalay sa iyo ang blessing ng bansa. Amen? Sabi doon, all the nations will call you blessed because you will have a pleasant country, says the Lord All-Powerful. No? Sabi doon, so... Ang ibig sabihin ng ikapo ay sampo or 10%. 10% of everything you earn or kinita ay para sa Panginoon. Ito man ay passive income or active income. No, we have no more time na para i-discuss po yung passive or active. No? Ang ikapo ay banal sa Panginoon. This is holy. Banal, ibig sabihin ay inihiwalay ang 10%. Hindi ito nakahalo, kundi ihiniwalay. No? Hindi po ito yung natira na lamang sa kinita mo, kundi unang-una ay iniulay mo to. Kaya, sabi doon, pag nanakaw ang tawag, pag kinuha mo ito. Amen. Malinaw po ba? May mga ilang taong tanong na usapin na ito ay kailangan nating liwanagin. So may mga tanong po tayong sasagutin, mabilis lamang. No? I need your cooperation, your response. No? So unang tanong, kailangan ko bang mag-ikapo mula sa neto or kabuuan, net or gross? Pinag-uusapan po yan. Kasi kadalasan yan po ay tanong ng mga empleyado, no? Kung ikaw, kung si Marwin ay kumikita ng 15,000, ang gross niya ay 15,000, nakalagay sa kontrata niya, ang earnings mo every month, 15,000. Pero hindi naman talaga 15,000 ang tinatanggap niya tuwing uuwi na siya, no? Ito ay 13,500 na lamang, nabawasan na po. Yun po yung neto. Ang gross po ay yung 15,000. Kuha nyo, yung inuwi niya na 13,500, yun na po yung neto. Bawas na doon ng SSS, BIR, lahat ng ano, bawas na po doon. So ang tanong, saan po ba ako magta-tithe, Pastor? Sa 15,000 po ba? O sa 13,500? No? Kadalasan ito ay tinatanong ng mga empleyado. Ang kabuuan ay ang yung buong kinita, yung gross, is the whole of your kita, no? So, ang neto ay ang siyang iyong inuwi na kita. So, ang sabi ng Diyos sa Malakay, bring the whole tithe into the storehouse. So, ano po ang sagot?
Saan ka magta-tithe? Sa gross or sa net? Yan. Tama. Ang galing, no? Kasi, isa rin magandang tanong dyan, saan mo gustong ma-bless? Sa net or sa gross? Siyempre, sa gross, di ba? Gusto mo, mas malaki yung computation doon. Amen? So, yan lang yung unang tanong dyan. No? Yung pangalawang tanong, ako ba ay mag-iika po mula sa neto na kita o kabuuang kita? Ito ay mga tanong ng mga may business, no? Kunyari, ikaw ay may-ari po ng whatever, restaurant, o may-ari ka ng anumang business, no? Ang tanong is, saan ka magtatide? Sa neto po ba? Wherein, bawas na yung binambahay mo sa sweldo sa mga trabador mo, or doon pa rin sa kabuuan, no? So, kadalasan, ang kabuuang kita ay kasama ng iyong kapital. Doon sa kinita mo na kabuuan, yung total, kasama doon yung kapital mo, no? Plus margin. At kung ang may-ari ng business ay tapat at nagbibigay naman ng kanyang ikapo, doon sa kapital na yon, nag-tides ka na eh. So, hindi ka na magta-tides doon sa gross. Ang hindi mo lang nabigyan pa ng tide ay yung kinita mo na net. Yung bawas na doon yung pinambili mo ng gasolina, yung talagang original na kita. Doon ka na lang magta-tide. Kasi kung gross ka pa magta-tide, dubli-dubli na ang tides mo. Baka lumagpas ka sa langit, no? Hindi naman, hindi naman, no? So, at kung may-ari ka ng business, yon, yun nga yun. Kaya ang kailangan na lang po nating ikapo ay yung nasa net profit. So, nakuha niyo po ba yun? Accounting class, no? Para ako may accounting class. Pangatlong tanong, kung ako ay may inutang, no? Nararasan niyo na po bang umutang, nag-loan kayo, ganyan-ganyan, no? Kailangan ko pa bang magbigay ng ikapo? Ang utang ay hindi mo pera. Utang mo yan, hindi mo yan pera, di ba? Di ba? Kailangan mong bayaran, kaya hindi kailangan mag-ikapo sa utang. Amen? Umutang ka na, tapos nag-tides ka pa dun sa, wala nang natira sa'yo. No? Hindi naman ganun kasadista si Lord na, grabe naman Lord, utang na nga ito, magta-tides pa ako. Di ba? Para hindi naman. Hindi naman makatarungan yun, amen? So, wala ka ng tithe dun, utang yun eh. Di ba? Yung pang-apat po, dito na po tayo matatapos, mag-closing prayer na po ako. Ang isang negosyo, bakit kailangan mag-ikapo? Kung ikaw ay may-ari ng isang negosyo, isang kumpanya, isang corporation, no? No? Hindi po, ang sagot ay hindi. Dahil ang isang negosyo, ABC Corporation, is not a person. It may be a separate entity, pero it is not a person. Hindi po yan naboborn again, yung ABC Corporation. At hindi yan pumupunta sa impyerno o sa langit. Wala hong kasarian yan. So, ano po ang kailangan? Hindi siya kailangang mag-ikapo. Ano mang regalo galing sa negosyo niyan, marahil, ay itinuturing pong alay. Tinuturing po ng church na offering. Nagbigay ka ng 500, nagbigay ka, offering po yan. No? At yan po, ang ating pag-uusapan next week. No? Sabi mo sa katabi mo, excited na ako next week, babalik ako. Sinong babalik next week? Amen? Babalik pa ba kayo next week? Amen? Hindi po kasi tapos ang usapan po natin sa ikapo at alay. Sana po naging malinaw po sa inyo na hindi po binubulsa ng mga pastor yung mga ikapo po ninyo. Ginagamit po natin yan sa pagtulong din po ng ibang tao. At kami pong mga pastor, nagpapasalamat po kami. Salamat po sa inyong kagitingan na patuloy na nagbibigay ng inyong mga alay at ikapo sa church nito para may pangkain din po kami sa aming mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hari nawa may natutunan po kayo ngayong umaga, at kung meron, ibigay niyo po yung pinakamasigabong palakpakan po ninyo sa Panginoon. Hallelujah. 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 Sa kahaba-habaan po ng sinabi ko, tinitingnan lang naman ni Lord yung puso mo eh. Yun lang naman niya. Hindi niya naman talaga kailangan yung 10 pisong tights mo eh. Hindi naman eh. Para sa'yo din po yun. No? Yung investment mo. Gustong malaman ng Diyos, if you can be tried and tested for greater blessings. Kasi, laging una ba ang Diyos sa buhay mo? Kasi ang 10%, una. Hindi yan yung nahuli, hindi yung natira. Ayaw ng Diyos ng latak. Gusto niya lagi, special siya sa'yo. Gusto niya, special ka rin sa Kanya. Amen?
At hindi namin sinasabi ito sa church dahil kailangan namin kayong mag-tides para meron kaming ano. Hindi po. In fact, kahit sa pandemic, ang testimony po natin, yung offering po natin, yung nakakalap po ng church, ay in-expect po namin uunti. Alam niyo po, dumami pa. Magugulat kayo. During the pandemic, lalong dumami. Hindi po namin alam kung bakit. Pero ito po ay paggalaw na ng Diyos. Amen? Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong magduda sa ginagawa ng Diyos sa buhay niyo. He is just testing your heart kung saan ka talaga nakalagay. Kung ang isip mo ba ay nasa kaching-kaching, o ang isip mo, ang puso mo ay nasa Panginoon. Amen? Ang pagsunod mo ba ay dahil may blessing? Ah, susunod ako sa Lord kasi may blessing. Hindi po. Ang pagsunod natin sa Panginoon ay pribileyo. Amen? Kaya nga po kung tayo po ay susunod sa alituntunin ng Diyos sa kanyang tahanan, tayo naman po ay pagpapalain ng Panginoon. So if that's you, my friend, you want to be blessed. Not because you just want to be blessed, but you want to become a blessing to more people, to the church, to the Levites, to the pastors. No, thank you so much. But you know what? That you may be a blessing to the nations. Amen? Amen. Kung naiintindihan niyo po yung sinasabi ko, tayo po yung magsitayang lahat as we close in prayer. And of course, as you prepare for your tithes and offerings, no? Gusto ko seryosohin niyo rin to. Every time you give your tithes and your offerings, don't give it grudgingly. Give it with a joy in your heart. Amen? You want it to multiply? Give it with a joy in your heart. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for today. Salamat, Panginoon, for the opportunity to bless you and to honor you with this 10% that you are giving us, Lord God. Lord, ikaw rin ang nagbigay nito, kaya nga ibinabalik namin ito, Panginoon. Lord, we bring it back to you. Dalangin namin that you may be glorified, Lord God, with this wealth. And Lord, I pray na ibalik niyo po sa amin to na siksik, liglig, at umaapaw. Lord, alisin niyo po yung alinlangan, yung takot na kami ay baka mawalan, Panginoon. Kundi, Lord God, sabi mo po, test me on this. Kaya tulungan niyo po kami magtiwala po sa inyo. Magtiwala sa pangako mo, magtiwala sa iyong sinabi, at hindi lamang sa sinabi ni Pastor. Lord, salamat po. Lord, na ang mga alay at ikaw po na ibinibigay mo sa Words of Life ay nagagamit sa tama at magagamit pa sa mga maraming kaluluwa, Lord, na mahihikayat namin sa kaharian mo. Gamitin niyo po ang kayamanang ito at pagpalain niyo po ang lahat na nakapagbibigay ng kanilang alay at ikaw po. Lord, salamat po. At sa bawat pamilya that we represent, nais namin ng pagkilos ng kaaway ay hindi po manaig, Panginoon, kundi ang pagkilos mo lamang. Salamat po sa pagpapala mo through this church, through this ministry. Lord, I pray that you bless each family. I pray that you bless their businesses. I pray that you prosper the work of their hands, O Lord God. Lord, let them, nawa hindi namin kayo nakawan, Panginoon, kundi Lord, lalo pa kaming magbigay ng mga aming alay at ikaw po. Lord, lahat ng ito ay dahil mahal ka namin at dahil minahal niyo kaming una, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon. At Lord, ganun din po sa mga nanonood sa FB live streaming. Lord, abutin niyo rin sila. At Lord, sa kanilang pagbibigay ng kanilang alay at ikaw po, nawa magdulot ito ng kaluwalhatian mo, Panginoon, at ng kagitingan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat isa. We declare this week holy. We declare this week glorious, blessed, and prosperous, Lord God. For your name's sake, be glorified in Jesus' mighty name. And all of God's blessed people shout, Amen, and Amen, and Amen. Come on, give your best shout and clap offering to the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po sa mga nanonood. God bless you. See you again next Sunday. Mwah, mwah. Chup, chup. Bye for now.